Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagluluwalhati, pagdakila ay nauuko lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po ay bumabati ng dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang beloved Pastor Wilde Estrada Almeida and to his beloved children. At pag-alaala po, patuloy na pag-alaala sa bawat aral at turo na iniwan ng ating minamahal at ginagalang beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah! Praise the Lord! Ako po'y lubos na nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. For 30 years na paglilingkod namin sa mahal na Panginoon, tunay na punong-puno ng mga pagpapala at himala ng mahal na Panginoon na ipinagkaloob sa amin. Akin pong patuloy na nasaksihan mga minamahal ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon sapagkat kung akin pong alalahanin mga minamahal, noong una kong makilala ang mahal na Panginoon na tunay po talaga na nariyan ang mga karamdaman na pinagaling ako ng mahal na Panginoon sa karamdaman kong weak lungs. Nandyan po mga minamahal yung back pain, na yung sa panganganak ko mga minamahal na yung almoranas ko mga minamahal na dyan po talaga ilahi namin na aking mga mahal na beloved sister, maging aking mga beloved brothers. Nariyan po na lahat sila halos nagpapa-opera. Ngunit ako, mga minamahal na nagpatuloy sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ako po'y lubos na pinagaling ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, akin lang pong pasalamatan sa mahal na Panginoon dahil ito pong last Wednesday, mga minamahal, talaga pong nag-suffer ako ng, hallelujah, praise the Lord, ng pagbi-bleeding, mga minamahal. Kasi po, mga minamahal, wag mula nung tumungtong ako ng 50 years old pataas, mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, na this coming April, ako po yung magpi-52, mga minamahal, talaga pong nag-iba yung monthly period ko. Talaga pong, pagtungtong ko ng 50, mga minamahal, talaga pong nagsasuffer na ako. Trauma na po sa akin, mga minamahal, na ako'y magkaroon ng monthly period. Bakit, mga minamahal? Kasi po, grabe po talaga aking nararamdaman. Nandyan po talaga lahat ng sakit aking nararamdaman. Likod, dibdib, inuubo ako. Na talaga pong para akong nauupos na kandila. And at the same time, mga minamahal, grabe po ang pagbuhos ng dugo talaga sa akin, mga minamahal. So one time, ako po yung nagpa-check up. Sabi ko nga, sabi ng aking beloved husband, mahal kong anak na ma, ganyan ka na lang lagi na pag nagkakaroon ka ng monthly period mo, nakahiga ka, na umuungol po ako talaga sa hirap. Na ang lagi ko na lamang pong sinasambit, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Sa iyo lang mumula ang aming lakas, sa ulat pa lang ng mahal na pastor. Tulungan mo ako, mahal na Panginoon, sapagkat mula nung ako'y tumanggap sa mahal na Panginoon, alam niyo mga minamahal, hindi nga po ako talaga umaasa sa doktor. Talaga pong yung pananampalataya na itinuro ng mahal na pastor, yan po ang aking pinanghahawakan. Alam niyo mga minamahal, nung Wednesday, pang 3 days ko na yan, na ina-expect ko na talagang hihinto na doon na po siya talagang pahinto. Ngunit, alam niyo mga minamahal, nung nagpa-check up nga ako, ang sabi ng doktor sa akin, inopen ko po lahat ng aking nararamdaman. Sabi niya sa akin, ngumiti po siya sa akin, ang sabi lang niya sa akin, nandaan ka na sa menopausal stage mo. Lahat ng mga nararamdaman mo na yan ay nasa menopausal stage ka na. So, kailangan natin i-check na bago kita bigyan ng gamot, na kailangan kitang ilaboratory. Ang dami niya pong ipapagawa sa akin. Mammogram, vagina, lahat na po na yata ng pagpapalaboratory ng isang babae, ng isang nanay, mga minamahal. Talaga pong ipapagawa niya sa akin. Ngunit mga minamahal, umuwi ako sa bahay. Sabi niya, bumalik ka. Lahat yan before or mag-next month ang mag-menstruation ka. Sabi niya sa akin, mga minamahal, kailangan 4 to 5 days ng menstruation mo, kailangan mo nang magpa-laboratory. Mga minamahal, dumating nga itong month na to. Hindi po talaga ako pumunta ng doktor. Hindi na po ako bumalik. Kasi sabi ko, mahal na Panginoon, nasaksihan ko ang kapangyarihan mo mula pa noon hanggang ngayon. Bakit ako aasa sa doktor? Itong nararamdaman ko, hindi ito ang dahilan para
manlupay-pay ako sa espiritual ko. Alam niyo mga minamahal, noong Wednesday, talaga po ang lakas-lakas ng dugo ko. Na talaga pong wala na pong hinto. Talaga napakalalaking dugong lumalabas sa akin. Noong pong may gawain po tayo, nag-livestream po kami, buong sambayan ko po, talaga pong hindi po kami sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Hindi po namin hindi ginagampanan o ginagawa na kahit nasa bahay lang kami, mga minamahal. Talaga pong nagla-livestream kami, nagsusuot kami ng puti. Talaga pong lahat kami doon sa bahay, may speaker po yan. Talaga pong sinasagawa namin ng banal na gawain na kung ano yung ginagawa dito sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Hallelujah, ganun din ang ginagawa namin sa aming tahanan. Glory to God, mga minamahal. Nakaupo lang ako na nagpupuri aking mga mahal na anak, aking mahal na asawa. Sabi ko, hindi ko talaga kaya. Halos matutumba na ako. Halos mawala na ako ng malay. Hindi ko lamang sinasabi sa kanila. Sabi ko, mahal na Panginoon, kahabagan mo ako. Ayokong pumunta ng doktor. Ayokong pumunta ng hospital. Ayokong ako masalinan ng dugo. Dahil meron po akong mahal na kapatid. Na talaga po nung bago siya nag-menopause, dumating po sa point na talaga po nadatna na lang siya ng kanyang mahal na asawa sa loob ng CR na nawala ng malay dahil sa lakas ng dugo. Dinala po siya sa hospital, niraspa siya. At dumating po sa point na nung niraspa siya, mga minamahal, na injectionan siya ng hallelujah, ng anesthesia na talaga po hindi niya nakayanan, na talaga po halos ikamatay niya. Doon po ako natakot. Yun po ang kinatakot ko, na hindi ako safe sa hospital, hindi ako safe sa doktor. Although gawa ng mahal na Panginoon, ang sensya, ang doktor na pinahintulutan niya, pero talaga po nanampalataya ako sa mahal na Panginoon. So nung po nung umaawit na ang mga beloved finest choir, mga minamahal, lumuhod po ako, nagsumama ako sa mahal na Panginoon. Talaga po nadama ko ang presensya ng mahal na Panginoon. Hallelujah. After po ng prayer healing, mga minamahal, talaga pong kinast out ko through the first prayer of beloved Pastor Wilde Estrada Almeda. Dugo, pagdurugo sa pangalan ni Jesus, huminto ka. Alam niyo mga minamahal, instant healing po after po ng banal na gawain. Pinagaling ako, pinahinto ng mahal na Panginoon ang pagdurugo ko. Hallelujah, praise God. Hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal. Maraming maraming salamat, mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nais ko lang din pong pasalamatan sa mahal na Panginoon. Bagamat ito'y matagal na sa paglilingkod ko sa mahal na Panginoon. Ito po yung hindi ko makalimut-limutang, hallelujah, patutuon aking putong binabahagi sa mga baguhan na sa akin sinishare sa kanila. Dahil minsan mga minamahal sa pag-share natin, dumarating po sa point na minsan hindi po tayo pininiwalaan. Pero ito pong aking pinatututuo sa kanila. Grabe pong himala ang ginawa ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, one time na uwi ako ng Palawan, sumakay ako ng barko. Hindi ko po akalain mga minamahal na sa barko na yun na aking sasakyan, ay mayroon po akong makakasabay na isang babae, na isang ina, mga minamahal na talaga pong bedridden, nakahiga na lamang po siya sa isang teheras, na nakaswero, na putlang-putla, na talagang mga minamahal, kung titingnan mo, halos mawawala na siya ng buhay. Mga minamahal, inudyukan ako ng mahal na Panginoon. Lumapit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, ano po ang karamdaman ninyo? Ang sumagot po yung asawa niya. Ang sabi po ng asawa niya sa akin, siya po ay dinurugo. Matagal na, buwan na siyang dinudugo. Na hindi nila alam kung ano ang dahilan ng pagdurugo. From Palawan, mga minamahal, binigyan po siya ng referral para dito sa pumunta sa PGH dahil doon pa lamang po pala sa Palawan. Hallelujah, na doon po pala mga minamahal, sa ospital na yun doon ng Palawan, twice o thrice na siyang biniak mga minamahal sa loob ng isang buwan. So, tinignan, in ultrasound, lahat mga minamahal, in ultrasound, binuksan ang kanyang tiyan, tinignan ko ano ang meron sa kanyang matris, bakit hindi siya mahintuan ng pagdurugo, wala silang makita. So, puzzle po yun sa kaisipan ng mga doktor. So, dinala po siya dito. Pagdating sa PGH, mga minamahal, hindi rin po siya tinanggap. Dahil ang sabi ng mga doktor, masyado nang bugbog ang katawan ng beloved wife mo. Kung bakit na pumayag kayo na sa loob ng isang buwan, dalawa o tatlong beses na biniak yan. Ngayon, binigyan na lamang po sila ng pampatuyo ng sugat at saka lang po sila pababalikin sa PGH. So sa madaling salita mga minamahal, kanilang pag-uwi-uli ng Palawan, ako po'y sumakay. Noon ko po na-meet sila mga minamahal. Ang sabi, ganun nga po ang pagkukwento sa akin ng beloved husband niya. Alam niyo mga minamahal, isa lang ang sinabi ko sa kanila. Naniniwala ba kayo na ang mahal na Panginoon ang dakilang manggagamot? Sumagot po silang mag-asawa. Oo, sige po, manalangin tayo. Hindi ko po hikinahiya. Alam niyo mga minamahal, napakadaming pasahero sa loob ng barko.
kung bakit talaga pong binigyan ako ng mahal na ng kalakasan, ng kalakas, mahal, ng talagang lakas ng kalooban ko na gawin yun, nakasagana ng aking mga minamahal. Hindi ko po kayang gawin yun, ngunit dahil po yun ang utos ng mahal na po yung isinunod ko. Alam niyo mga minamahal, noong paalis na ang barko, matapos ko po siyang ilayhans sa unat dalangin ng mahal na pastor. Kasi sinabi ko sa kanila, mga minamahal, mayroon kaming pastor na tunay na propeta ng mahal na Panginoon na nalangin araw at gabi. Wow, hallelujah! Alam niyo mga minamahal, praise the Lord. Nung malayhans ko po siya sa unat panalangin ng mahal na pastor, umalis na po ako. Kinaumagahan po dahil 12 hours po ang biyahe from Manila to Coron, Palawan. Alam niyo mga minamahal, nung oras na yun, nung umaga na yun ng paggising ko, nakita ko na siya, mga minamahal, na nakaupo na lamang siya doon sa kanyang pasaher, sa kanyang tehera, sa higaan niya. Nakaupo na at bumalik po ang kulay ng kanyang katawan. Nung lumapit po ako sa kanya, mga minamahal, alam niyo po ang sabi niya sa akin, Ate, nung pinag-pray mo ako, nung nag-pray ka, nung nilay hands mo ako, mayroon napakalamig na pumasok sa aking katawan. Alam niyo mga minamahal, puri ng mahal na Panginoon, sabi ko magpatuloy ka. Sabi ko, ang mahal na Panginoon ang talagang, hallelujah, ang tunay na manggagamot. Alam niyo mga minamahal, nung dumating na kami mismo sa Coron, Palawan, pagdaong ng barko, nagkahiwalay na po kami, pero pareho po kami isang baryo. Nung time na yun, nandoon na kami, mga minamahal, dumating po kasi kami sa aming bayan niya, gabi na rin. Kinabukasan, mga minamahal, may pumunta po doon sa amin na isang tao na nagsabi, Ate, sabi po doon sa aking mother, mayroon ka daw anak na dumating na albularyo. Sabi na nanay ko, albularyo na anak? Sabi, wala akong anak na dumating na albularyo. Meron akong anak na dumating galing sa Maynila. Pero hindi albularyo. Born again yun. Ah, ganun po ba? Ay, kasi po balitang balita doon sa lugar na, na pinanggalingan niya. Na yun po palang nilay hands ko, mga minamahal. Nung gabing yun, na pagdating nila sa kanilang tahanan, sumakit daw po ang kanyang tiyan. Ay tanyag na tanyag po doon sa lugar namin sa ospital na yun, na yung pasyente na yan, ay talaga pong wala ng pag-asa. Alam nyo mga minamahal, sumakit lang daw po yung kanyang tiyan. Nung siya ay dumumi, akala niya nadudumi siya. Mga minamahal, nung pag-upo daw po niya sa Arinola, lumabas po isang fetus na bulok na bulok na. Purihin ang mahal na Panginoon, alam nyo mga minamahal, dali-dali po ako pumunta sa bahay nila kasi alam ko nga po, tinanong ko po siya, ano ang nangyari? Sabi niya, alam mo Ate, sabi niya, sumakit yung tiyan ko. Dinumi ko lang, nakala ko na dudumi ako. Yung pala, isang fetus na bulok na siya, na paglabas niya sa tiyan ko, para akong nabunutan ng tinik, na gumaan ang katawan ko, napakaramdam na ramdam ko na ako'y magaling na. Puri na mahal na Panginoon, alam niyo mga minamahal, tinanong ko siya kung bakit hindi niya alam. Alam ko Ate, na buntis ako. Sabi niya sa akin. Every time, sabi niya na, kasi po ang kanyang beloved husband ay isang mangingisda. Sa pangingisda ng kanyang beloved husband, mga minamahal, dahil po nakakilala siya sa isang bundok na maraming puno, na maraming kakahuyan na malalaking puno. Nakikita daw niya, mga minamahal, every time na sa hapon na umalis sa kanyang beloved husband para mangisda, mayroon daw po siya nakikita isang lalaki na nakatayo sa isang puno ng mangga na ito po hindi niya nakikita ang mukha. Mga minamahal, pagdating sa hating gabi, nagtataka siya, mga minamahal, bakit mayroon siyang nakakatalik na isang lalaki na alam naman niya, mga minamahal, na wala ang kanyang mahal na asawa. Kinabukasan na lamang niya nalalaman na ang asawa ko nasa paglalaot, pangingisda. Bakit mayroon akong nakakasamang lalaki na aking nakakatalik? Alam niyo mga minamahal, doon lang niya napagtanto na yun po pala yung masamang espiritu na nakatira lamang doon malapit sa kanilang tahanan. Puri naman, alam niyo mga minamahal, pagbalik ko doon sa kanya, nagpuri kami, sinabi ko sa kanya, alisin mo yung mga ribulto na yan sa iyong kwarto. Alisin mo yan, tanggapin mo ang mahal na pa, magpatuloy ka. Huwag kang maglilingkod sa mga Diyos-Diyosa na yan sapagkat dyan nanahan ang mga masasamang espiritu. Mga minamahal, tinanggal niya yun. Isinako niya, mga minamahal, sabi ko sa kanya noong mga panahon na yun, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, makakamtan mo ang lubos na pagpapala, buhay na walang hanggan galing sa mahal na Panginoon. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng tunay na pastor na nagturo sa amin, hallelujah, upang ang aming pananampalataya na aming itong panindigan, hallelujah, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, mga minamahal, bilang isang tao na misan, na riyan ang dumarating na kami ng hihinang. Ngunit, salamat sa mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, nais ko lang rin pasalamatan. Unite ng mga minamahal sa aking beloved daughter, nung aking isinilang yan, mga minamahal,
Nalagang sa bahay ko lamang yan isinilang sa 9.3, mahal na Panginoon, mga minamahal na timbang niya. Talaga pong, hallelujah, praise the Lord, ang nagpalawas niyan sa bata na yun sa aking sinapupunan. Alam niyo mga minamahal, dumating din ang panahon na sinubok ako ng mahal pa sa aking beloved daughter na yan, sa aking youngest na anak na babae, mga minamahal. Na talaga po nung panahon, nung nabubuhay pa ang beloved mama dear, nung panahon mga minamahal na lumaganap ang karamdamang itim na tigdas, marami po talagang batang mga panahon na yun ang kinuha ng mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, sabi ng beloved mama dear sa amin noon, huwag nang dadalhin ang mga baby sa bahay na lamang kung sila may mga karamdaman. So iniiwan ko yan, mga minamahal. Makadalo lamang sa mananagawain ng mahal na Panginoon. Dahil laging naka-sink in sa akin, mga minamahal, ang sinasabi ng mga na pastor, huwag kayong mabsent. Dumalo ng dumalo. Alam niyo mga minamahal, kahit ako yung minararamdaman hanggang sa mga oras na ito, hindi ko po nagawang mag-absent. Alam niyo kung bakit mga minamahal, dahil doon sa pagdadalo, doon tatatag ang pananampalataya, totoo mga minamahal. Alam niyo, mga minamahal, yung aking mahal na anak na yan, binawian na po yan ang buhay ng, hallelujah, ng mahal na Panginoon, yung aking anak na yan. Pag-uwi galing sa banal na gawain, na iniiwan ko lamang sa aking kasambahay. Pag-uwi namin sa bahay, tsaka po ako nanalang, na talaga pong naniklood kami sa mahal na Panginoon sa aking beloved husband. Alam niyo mga minamahal, nanalangin kami, sabi ko, mahal na Panginoon, kung para sa amin ang aking anak na ito, buhayin mong muli. Mahal na Panginoon, kung hindi naman, ibibigay ko po siya sa iyo, mahal na Panginoon. Alam niyo mga minamahal, naniklood lang kami ng aking mahal na asawa, na nalangit nagsisi, humingi ng kapatawaran sa mahal na Panginoon. Galing po kami sa banyan na gawain araw ng Linggo. Nung inilayans po namin ang aking mahal na anak na yan, natukulay talong, butot balat, mga minamahal. Walang doktor, hindi ko inasa sa doktor, hindi ko inasa sa gamot. Alam niyo mga minamahal. Hallelujah. Binuhay po yan ng mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, Jesus, na hanggang sa mga oras na ito, nandiyan ang aking mahal na anak na yan na ginagamit sa banal na gawain ng mahal na Panginoon bilang mga awit. Kaya lagi ko po sinasabi sa kanya, mga minamahal, anak, utang mo sa mahal na Panginoon ang iyong buhay. Kaya magpatuloy ka sa paglilingkod. Kahit anuman ang dumating ng mga pagsubok, mga problema na minsan dumarating na nanlulupay-pay ka, tawagin mo lang ang mahal na Panginoon. Ikaw na pinili ng mahal na pinagpala ka. Hallelujah! Salamat mahal na Panginoon sa mga pagpapala na yan. Sa mga kagalingan ng aming mga sakit at karamdaman. Sa mga pagpapala mo. Totoo mga minamahal ang pagtatapat sa pagbibigay. Kahit walang matira. Kahit na minsan nandyan sa mga pagsubok sa finansyal. Pag dumarating mga minamahal ang pera na kailangan ibigay sa mahal na Panginoon ang ikaputhandog. Sinosobrahan ko pa na kahit alam kong gipit ako, alam niyo mga minamahal, pinoprovide ng mahal na Panginoon ng mga pangailangan. Sapat sa amin ang mga pagpapala, mahal na Panginoon, maraming salamat. Hindi lang totoo, sapat material, financial tayo pagpapalain ng mahal na Panginoon sa spiritual, sapagkat hanggang ngayon, mga minamahal, for 30 years, hallelujah, ongoing, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, yung pananampalataya, hallelujah, na itinuro ng mahal na pastor sa amin, hallelujah, sa atin, mga minamahal, yan po yung akin patuloy na pinanghahawakan, kung hanggang kaya't hanggang sa mga oras na ito, na nanatili kaming mainit, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, pinagkaloban mo kami, na aming minamahal, tinagalang mahal na pastor. Thank you so much, dearest Jesus. Salamat, mahal na pastor, sa mga dalangin mo sa amin araw at gabi, na kami yung kinakahabagan ng mahal na Panginoon. Thank you so much, dearest Jesus, sa lahat ng mga pagpapalang material, financial, physical, higit sa espiritual na mga pagpapala, ang lahat ng kapurihan, kalulatian, pasasalamat, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesu Kristo. Amen. Hallelujah.